already done my job. Prepare ko na lahat ng mga kailangan dito sa party ng anak mo. Finally, makakatikim na rin kayo ng class ng True Mondragon. Savor it, dahil hindi nyo na ito mararanasan ulit. Eskwelahan ba to? Anong class to? My God, Hector. Sige na, nagsisipasukan ng mga guests nyo. I need to go. Hindi ako pwede makita dito. Sige, ito ko na sa likod dumaan para hindi ka... Kuwakan. Ingat ka. Sila kasi ba hindi pupunta? Sinabihan ko siya pa eh, pero sigurado ako baka hindi na pumunta yun. Tsaka hindi rin naman natin gugustuhin kung pupunta siya eh. Hindi naman sa ganun. Iniiwas ko nga kayong mga bata sa away naming matatanda. Kasi alam ko matagal pa kayong magsasama dyan sa Maxwell. Hindi naman nakarating kayo. Roxanne, happy birthday. Thanks. Kaya ka ba nagpunta dito para sa report natin? Oo. Gusto mong iurong yung kaso laban kay Kuya Robert? Pwede ba yun? Tatanungin ko ang abogado kung anong pwedeng gawin para hindi na siya makabalik sa kulungan. Pero ate, bakit? Akala ko ba gusto mo ng hustisya sa nangyari sa'yo? Ate, napatawad mo na ba si Kuya Robert? Hindi pa, Neil. Pero kaya ko magsakripisyo para sa anak ko. Alam kong mahal na mahal ni Cassie ang daddy niya. At kapag may masamang nangyari sa kanya, masasaktan siya. Ayokong mangyari yun. Ano ba kasi ginagawa natin dito? Basta, see for yourself. Kailan pa? Wala nung umalis siya sa bahay ng lolo mo. Umalis siya para maayos kayo ng pamilya mo. Para tumigil na sila sa paggalit sa'yo. Alam mo bang tinitiis niya dito para sa'yo dahil mahal ka niya? Then why is it pushing me away? Hindi mo pa rin ba siya naiintindihan? Ginagawa niya yun para sa'yo, para sa pamilya mo. Ano mo, Marga, sa totoo lang, ikaw na lang ang meron si Mikoy. Imaginin mo, malapit na yung Pasko. He could be spending it here, habang tayong lahat nagbabakasyon. Wala na siyang kasama, tapos nagagalit ka pa din sa kanya. Hindi ko naman kasi alam. Don't. To the same mistake I did. Huwag mong pakawalan yung taong nagmamahal sa'yo. Bakit nandyan ka sa birthday ni Roxanne at hindi ka nagpaalam sa akin? Sorry po, Mama. Biglaan din po kasi yung pagpunta ko dito eh. Umuwi ka na ngayon. Ayokong nasa lugar ka na nandun sa Hector na hindi ako kasama. Hindi pa natag ang loob ko, anak. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Ma, parang hindi lang po si Mang Hector yung nandito eh. Parang nakita ko rin po si Ate Daniela. Sinasabi ko na nga bang magkuntsaba yung dalawang yan. Cassie, please, umuwi ka na. Please, na umuwi ka na ngayon din. Si Cassie. Nag-CR po. Kumuha ka ng dessert doon. Ang sarap ng dessert. Dami pa. Sige na. Fatima, pinapauwi na ako ni Mama eh. Pero kung gusto ka mag-stay dito, ayos lang. Mauna na lang ako sa'yo. Mga kasama, isasabihin lang sana ako. Ako yung nagpapasalamat at lahat kayo ay pumunta sa kaarawan ng anak ko. Alam niyo naman, itong anak kong to eh, special sa akin to. Punong-punong ang puso ko ng pagmamahal para dito sa batang ito. Roxanne, mahal na mahal kita. Ha? Oh. Cheers tayo para sa anak ko. Cheers! Cheers! Kasi, cheers! Mainit pa rin yung apo ko. Pwede pa rin sumasagot si Daniela.
po, eh bakit nasan ba si Daniela? Eh, hindi naman niya nagpapaalam sa akin eh. Alam niyo, imbis na kayo nandito, dapat siya nag-aalaga kay Carlitos dahil siya ang ina. Eh, matagal ko na nga rin nung napapansin na parang wala akong pakialam si Ate Daniela kay Carlitos eh. Lagi na lang si Kuya ang nag-aalaga. Eh, hindi naman sa wala siyang pake. Marami lang pinagdadaanan si Daniela. Sana naman naintindihan niyo siya. Manang, ang tagal-tagal ko na akong iniintindi si Daniela. Alam mo simula ng pinanganak si Carlitos, kung ituro niya to para hindi niya tunay na anak eh. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ikaw lang ang naging buhay ko. Ikaw lang ang lalaking minahal ko ng sobra-sobra. Kaya ako nasasaktan ng ganito. Sinaktan mo ako. Mas doble ang sakit dahil minahal kita. Ito na yung pinaka mahirap na desisyon ko. Ang susubukan kang mapatawad. Wala pa ba si Cassie dyan? Wala pa, ate. Tinawagan mo na ba? Neil, hindi siya sumasagot. Naku, ate, nasa na kaya yung batang yun? Kinakabahan ako. Baka po anong nangyari sa kanya? Sir? Yes, sir. Dito na po kami. Magbabantay po kami. Apo. Carlos? Where's Marga? How is she? Bakit mo nahanap si Marga? Sabi mo may sakit siya. Hindi si Marga may sakit, Daniela. Si Carlitos ang may sakit. Kailan ka ba magiging na para sa kanya? Ano ba sinasabi mo? Inaalagaan ko naman siya. Inaalagaan? Hindi ka nga matawagan habang may sakit siya eh. Napansin ko kasi wala siyang bagong laruan, so I got him a new gift. A new toy. Siguro naman hindi na ako mukhang masamang ina sa'yo niyan. Pasensyahan na lang kasi at nadamay ka. Yung nanay mo kasi, masyadong maraming atraso sa amin. Nagkamali siya ng taong binangga. Ako pa naman yung taong tipong hindi basta-bastang nagpapatawan. Sa anak ko. Huwag ka na magmamangan pa! Nawawala ang anak ko! Nasaan siya? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Sandali! Eh, di ba, bakit ako tinatanong mo? Tanong mo dyan sa mga security mo, Pulpul. Sila ang ano, nandito lang ako buong araw ako nandito. Tanong mo sa mga bisita ko. Pero hindi siya dumating. Ano ba yung ginawa sa kanya? Ilabas mo ang anak ko, Hector! Uy, sandali! Aray! Sa likod, mukhang nahimatay po siya. Diyos ko. Anak, okay ka lang ba? May ginawa ko sila sa'yo? Mama, sorry po. Sumama lang yung pakiramdam ko. Ayos lang ako, Mama. Ano po yun? Mukhang nasnatsyata yung cellphone ko. Meron akong mahalagang tatawagan. Baka pwede po bang makigamit ng phone ninyo. Kahit bayaran ko na lang. Sige, okay lang po.
Naka-unli naman ako, eh. Talaga? Oo. Salamat. Salamat. Hello? Bird. Si Robert. Robert? Nare, paano mo ko natawagan? Kaninong cellphone tong gamit mo? Nakasok sa ospital. Pare, ba't mo ginawa yan? Lalo ka mapapasamaan yan. Pero di ka alala kay Cassie. Pare, nandun na. Hindi mo dapat ginawa yan. Pero alam ba ako sa Cassie? Hindi ko pare alam, pare. Sandali. Tatanungin ko si Christoph. Christoph? Dad. Alam mo ba kung nasan si Cassie? Hindi nga po eh. Tinawagan na rin po ako ni Tita Romina. Hindi daw pumakontak si Cassie. I'm calling your friends now. Puri daw po siya makita dun sa birthday ni Roxanne. Yung sa Arabella's restaurant. Okay. Hello? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Kailangan tayo mag-usap. Mrs. Mondragon, Bureau of Corrections, so. Yes? Abisuhan namin kayo. Tumakas ang asawa niyo dito sa hospital. Ito? Hinihirig sana namin kung sakaling lumapit at tumawag siya sa inyo. Pagbigay alam niyo agad sa amin. Makakaasa ko kayo. Nasaan si Robert? Ano nangyari sa kanya? What the hell are you talking about? My dad is in the hospital. Dahil nailagay sa kapahamakan ang buhay niya. Pinakulong mo siya, remember? Daniela, tumakas siya. What? Well, then, I'm as clueless as you are. Dahil kahit ilang beses pang ipagsigawan ang pagtakas ng daddy ko, wala akong masasagot sa'yo dahil wala akong alam. Daniela, buong araw kang wala niyo. My God, are you serious, Carlos? Bunga, nasaan ka ba buong araw? Minding my own business na obviously hindi mo alam kung paano gawin. I was planning a party. Party? Kaninong party? Kina Hector? Kay Hector, Daniela? Saan niya ka nagpunta? Lumayas ka. What? Sinabi na lumayas ka eh! Carlos, suminahon ka! Wala kang panahon mag-iinis sa mga anak natin. Tapos nakikipagkita ka po sa lalaking yun? Paano mo nagawa yun, ha? Ano klase kang ina? Nagsinungaling ka pa sa kay kanina? Carlos, I didn't mean to lie to you. Di ba sinabi ko layo, amoy lalaking yun? Bakit hindi mo magawa? Bakit hindi mo malayo-layoan yung lalaking yun? Ano bang meron sa kanya? Bakit mas mahalaga pa siya sa anak natin? Ano, bakit di ka makasagot? Sa akin to, please. Nawawala si Dad. Yun muna ang unahin natin, please. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo. Please, Carlos, maniwala ka naman sa akin. Marka, please, help me out. Alam mong hindi ko kayo ipagpapalit. Please, I promise to spend more time with you and the kids. Dad, patawarin mo na si Mom. Give her another chance. Patay, may bangkay! Hello? Anong kailangan nyo? May natagpuan po kami bangkay sa isang dump site. Nakasuot po ng nurse uniform na galing sa ospital na kung saan huling nakita si Robert Mondragon. Kailangan po namin kayo para ma-identify ang katawan. Officer, ma-identify nyo na ba? This can't be my father. Kailangan madala agad ang bangkay sa morgue. Papasuri na rin sa laboratorio nang makumpirma. Medyo naagas na rin ako kasi ng mukha ng bangkay. Kaya hindi na rin maserado sa ngayon. Kailangan namin malaman agad. This must be somebody else. It should be somebody else. Paano ho kung makumpirma muna ito nga po si Mr. Robert Mondragon? Well, then there's nobody else to blame but that woman. Ikaw may kasalanan kung bakit tumakas ang daddy ko. Ma'am! Huwag mo ibalik sa akin ang paggawa ng masama niya ni Hector, ha? Gusto mo maglabasan ng baho dito? Sabihin mo lang! Di hamak na masamsang pa yung baho mo kaysa isang bundok na basura dito. Kung meron mang basura sa ating dalawa, ikaw yon! Ikaw ang nararapat dyan, Daniela! Minatag po ang bangkay dun sa may dumpsite. Nandun sina Romina at si Daniela. Eh, tingin nila si Robert daw yun. May alam ka ba doon? Hello?
Tol, tinuloy ako. Si Robert, my other. Mrs. Mondragon, nagmamatch po ang isang saksak niya sa katawan na tinamo niya sa kulungan. At minatch rin po namin ang fingerprints niya at nagmamatch po ito kay Robert Mondragon. I'm really sorry. Inimbestigan pa namin ang pangyayari. Pero may ilang tama ng saksak sa katawan niya at tama ng baril sa ulo. Hindi siya yun, di ba? Hindi si Daddy yun. Si... Ma'am, sagutin mo ako. Ano nangyari? Ma'am, sagutin mo ako. Ano nangyari? It's your mother, Daddy. Daddy, you're not alone. Kailangan ko makita. Marta, no! No! Oh, Marta! Hindi siya yun! No! Kayo po yung asawa? Yes, kinabis na ako. Okay na po ang lahat. Sino po ang pwede dapat namin ko sa akin? Ako lang. Ako lang at mga anak ko meron ng daddy ko. Wala na siyang asawa. Matagal na. Pero ate... After everything you did to him, wala ko yung karapatan sa katawan ng daddy ko. I will make all the necessary arrangements. Pwede na kayong umalis. And don't you ever come near my father ever again.